So for those who are saying na may stories like Hunter's, I'm sorry to disappoint you guys. Idol ko rin si Hunter pero hindi ako siya. If you can still remember, I posted the story treasure. So dahil na rin sa una kong na-share, isi-share ko na din yung karanasan ng mami ko. Medyo may kahabaan to pero worth it naman. I was 3 years old that time. Usual routine na ng mom ko ang gumising ng madaling araw para magtimpla ng gatas para sa akin. Nakakakita at nakakaramdam siya ng ibang mga entities pero hindi naman siya matatakutin. Pero isang madaling araw pagising niya, pumunta agad siya sa kusina para magtimpla ng gatas. Bigla na lang daw siyang nakarinig ng mahinang tunog na parang umuungol na nasasaktan. Kumunot ang noo niya at tinigil ang ginagawa niya. Mas lalo siyang nakinig. Nabalot ng takot ang katawan niya nung mapagtantong nasa may likuran ng bahay namin ang gagaling yung tunog. Natatakot siyang baka isa yun sa mga pinsan kong madaling araw na kong umuwi at baka napagtripan sa kanto. Mabilis siyang pumunta sa kabilang kwarto na katapat ng likuran namin at daan-daan niyang binuksan ang bintana at sumilip. Naririnig niya na parang may tunog subalit wala siyang makitang kahit sino. Mas lalong kumunot ang noon niya nang dahil palakas ng palakas ang tunog. Tunog na nasasaktan. Tunog na parang nangungusap pero tinatakpan ng bibig. Ganong ingay ang naririnig niya. Dala na rin siguro ng kuryosidad ay naglakas loob siyang lumabas ng bahay at pumunta sa likod. Doon niya nakumpirmang wala ang tao. Tumigil din yung ingay kaya napabuntong hininga siya at akmang babalik na nung biglang parang nag-vibrate daw yung lupa at narinig niya ulit ang tunog. Nanlalaking mata siyang napatingin sa baba dahil sigurado siyang doon nang gagaling yung tunog. Hindi daw siya makagalaw noon dahil unti-unting nagsisink sa isip niya yung nangyayari. May tao sa ilalim ng lupa. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Sabi niya. Nanginginig man ang boses ay pinilit niya pa rin magsalita. Parang nakaglo daw siya sa kinatatayuan niya at kahit gustong gusto niyang tumakbo, hindi niya magawa. Yan lang ang naririnig niya kaya nung magkalakas siya, ay agad siyang tumakbo sa kabilang bahay ng tita ko. Saktong lumabas yung pinsan kong si Claire dahil iihi sana pero agad niyang hinila papunta doon sa likuran ng bahay. Mami, ano ba? Naiihi ako. Doon ka na umihi. Sige na. Nung makarating sila doon sa tahimik daw, kaya inaantok na umupo si Claire at akmang iihi na lang sa lupa nung bigla ulit narinig yung tunog. Ha? Ano yun? Shh, manahimik ka. Pakinggan mo lang. Paulit-ulit nilang naririnig yun at halos mawala na raw ng ulirat ang pinsan ko sa takot. Nakita yun ni mami kaya agad niya iyong inatid sa bahay nila at binalikan ang likuran namin. Kinausap niya ito. Anong kailangan mo? Sigurado akong hindi ka tao. Ilang ingay pang narinig niya bago ito tuloy ang nawala. Nanginginig ang paang bumalik siya sa bahay at dali-daling nagtimpla ng gatas. Kinabukasan ay kunento niya yun sa mga auntie ko pati na rin kay Claire. Walang kaalam-alam, si mami na yun pala ang unang paramdam sa kanya. Taon rin ang lumipas mula noong mangyaring yun sa likod ng bahay namin. Hindi na naulit kaya naging kampante si mami. Kaya lang, isang gabi may napanaginipan siya. May nakita daw siyang dalawang malalaking tao. As in malaki. Parang kapre nga daw kaya lang ay madalas sa puno ang kapre, di ba? Ang tawag namin sa dalawang yun dito sa Davao ay agta. Parang kagaya ng kapre. Nakita niya raw yun sa likuran ng bahay namin at may hinuhukay. Nagkalat ang lupa sa gilid at nung nilingon daw niya yung dalawa ay labis na lang ang takot niya. Bakit hindi mo hinukay ito? Ibibigay ito sa'yo. Iyon mismo ang sinabi sa kanya nung dalawang nilalang na yon at saka siya nagising. Nabagabag ng sobra mami ko kaya agad siyang kumonsulta sa kaibigan niyang albularyo. Pagpasok niya ay agad na tumahimik ang albularyo. May kasama ka yata. Naguluhan siya kasi sinabi niya dahil alam niya mag-isa lang siya. Ngumiti ang albularyo sa kanya at sinabing ipagsawalang bahala na lang ito. Agad siyang pinahiran ng lana at hinawakan ng kamay. Hindi naman nagsasalta si mami sa pake niya ay alam na niya ito. Noong isang araw ay nanaginip ako na dumaan ako sa bahay niyo. Nagulat ako dahil sa likuran niyo ay may tatlong drum na nakalinya at ginto ang laman nito. Sinabi ko yun sa asawa ko pero ang sabi niya wag ko na lang daw sabihin sa iyo dahil baka hindi ka maniwala. Yun ang sinabi sa kanya nung albularyong kaibigan niya at talagang nanindig ang balahibo niya. Nagpatuloy ito sa pagsasalita, treasure, bibigay sa iyo, hukahin mo. Hindi pinaniwalaan ni mami ang insidente yun. Lumipas ang mga buwan at isang araw ay may dinalang isa pang albularyo ang auntie ko. Hindi iyon nakausap ni mami pero alam na niya agad ang meron. May treasure sa likuran ng bahay ng kapatid mo. Yun nga lang may bantay.
Sinabi agad yun ni auntie ko pero hindi yun pinansin ni mami. Ayaw niya ng komplikadong buhay kaya hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Kaya lang ay nabalitaan yun ng uncle ko na nagpadala ng mga treasure hunters. Kumpleto pa talaga ng gamit. Agad nilang pinunta ng likuran ng bahay at tinutok yung isang bagay na tutunog kung meron nga. At talaga naman tumunog nga sa likuran namin at doon sa gilid ng bahay namin. 2 beses tumunog. Nagkatingin na lang sila pero umiling si mami. Hindi pa rin nawawala sa isip nito ang sinabi ng ikalawang albularyo. May bantay. Para maiwasan ang gulo ay pinasimento ni mami ang likuran ng bahay. Lumipas ulit ang taon na hindi na pag-uusapan ang treasure na iyon. Naririnig ko lang sa mga nakakatandang pinsan ko na sayang araw at baka yun ang susi para yumaman kami. Napapailing na lang ako. Kaya lang ay mapagbiro ang tadhana. Biglang nagkasakit si Lola, dinala ng pabalik-balik sa doktor kaya lang ay hindi gumagaling. Hindi rin klaro kung ano talaga ang sakit niya. Napagdesisyonan ng pamilyang dumayo sa Bansalan. Somewhere in Digo City. May kilala kasing manggagamo doon. Dahil nga andun na rin kami ay nagpakonsulta na rin kami. Isa-isang hinawakan ng mga kamay namin at nung si mami na ang kinakausap niya ay nakatingin na lang kami. Habang nagsasalta ang albularyo ay hindi maiwasang mamangha. Nagagawa niyang hulaan kung saan nakalagay ang aquarium namin, alam niya kung anong itsura ng bahay at iba pa. Pagkatapos ay umiling-iling ito. Hindi ako unang nagsabi pero totoong may treasure sa likuran ng bahay mo. Mayroon daw bantay, sagot ni mami sa kanya. Nakausap mo? Nakita ko kasing ibibigay niya talaga sa'yo. Matagal na siya nakabantay sa treasure na yon. Gusto na sigurong lumaya. Nung una ay hindi pa maintindihan ni mami ang sinasabi nito pero kalaunan ay nagets niya rin. Ang tinutukoy ng albularyo ay ang nakausap ni mami sa ilalim ng lupa. Nanindig na naman balahibo niya. Kung ikaw ang hukay ay kahit hanggang tuod lang, ibibigay iyon sa'yo. Kung iba ay kahit anong lalim pa, hindi niya mabibigay. Subukan mo mag-alay ng puting manok at mga kandila. Kung gusto mong hukayin ay kailangan mag-isa ka at wala dapat na iistorbo sa'yo. Sa oras na yun ay nagdalawang isip nga si mami, parang kinokonsider niyang gawin yun pero natigil din agad nung muling nagsalta ang albularyo. Kaya lang, kung hindi mo naman talaga kailangan ng pera ay pabayaan mo na lang. Nakikita ko kasing hindi lang hayop ang gusto nitong kapalit. Natakot si mami pati na rin ang ibang family members namin kaya minsan ay hindi na namin nagawang pag-usapan pa yun. Hanggang ngayon ay nakasimento pa rin ito at tinadaan-daanan na lang namin. Nung kwento yun ni mami sa lolo ko ay sinabi nitong totoong nangyari ang mga ganyan. May mga kayamanan nga na inililibing sa lupa nung panahon pa raw ng apon. At ginagawang alay ang isang tao para magbantay dito. Tinatabi daw ang tao sa kayamanan at doon papatayin. Ang dugo at luha daw nito ang nagsisilbing bantay sa kayamanan kaya hindi madaling kunin yon. Dahil buhay ang inalay para mabantayan, may iba na ibibigay yon na walang kapalit. Kadalasan ay humihingi talaga. Minsan ibang bagay ang hihingin, minsan ay buhay din. Sa mga nagtatanong ng kalagayan ni Auntie Mena, wala pa rin kaming balita. Hindi pa tumatawag si Kuya Harold. Magko-confess po ako ulit kung meron na. Salamat po sa pagbasa. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!